good day and welcome back po sa aking channel. Pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. At dahil sobrang dami talaga ng mga inaasikaso, ang daming ginagawa na project dito sa aking farm. At welcome po sa Maya Farm. Heto, pinangalanan na po namin ito na Maya Farm dahil po ang pangalan ng lugar na ito ay Mayahon, Surigao del Sur. At ngayon, kung mapapansin nyo po, nandito tayo sa corn row or cornfield, ano? Ito ay nasa 1 hectare ng maisan. Yellow corn po ang tinatanim ko nga, ngayon. Ito po ay 28 days. Ayan, 28 days na po ito na yellow corn healer 101. Yan po yung variety ng ating mais. So kung mapapansin nyo po dito, green na green po siya, no? Wala pong mga damo sa ilalim, puro mais lang. Well, nakapag herbicide po tayo dito, no? At ang mga dahon po ay ganyan, napakaganda, green na green. At heto, nakapag abono na po tayo. So pangalawang abono na po ito ngayon. Nag abono po kami dito ngayon ng urea at potash. Ayan, so konting idea lang sa mga nais magtanim ng yellow corn. First 7 to 15 days. Ayan po, yan po yung pinakamaganda, no? Pero sinasuggest po ng ibang technician na 7 to 10 days dapat makapag-abono na po tayo ng 14-14 or complete na abono. Ayan po, no? Tapos ang pangalawang abono po natin na apply ay ika 25 to 30 days. Yan po yung pinakamaganda daw dahil kapag bata pa yung mais ay ma-absorb niya po yung nutrients na kailangan po niya. Well, anyway, dito po sa Maya Farm, dito sa amin, itong nakikita po ninyo na ito ay half hectare po ito. Ayan, hanggang dun po. Ayan, half hectare po. Tapos ang ginawa ko dito, since na young corn ang production ko, yung corn po ay hagdan-hagdan ang style ko, no? Paano yung hagdan-hagdan? So every week or every 10 days ang aking interval. So ito yung first batch ko na tanim. So after nung 10 days, dito naman ako nagtanim. So kung mapapansin nyo, ito yung first batch na to ay matatangkad na, no? Mataas na yung mga dahon, malapad na at matatangkad na yung mga stock natin ng yellow corn. And then punta lang tayo dito sa area na to sa pangalawang batch natin or tinatawag ko na block 2. So per block kasi ang ginagawa ko. Ayan, so may stick, ito yung pagitan. Ayan. So dito mapapansin niyo po mas maliit pa, no, yung mga mais. Ayan. So ang pagitan nito is 10 days. Yan po yung pagitan niya, 10 days po, no? So first batch yun, second batch. Ayan, hanggang doon, sa area na yun. Tapos, kung mapapansin nyo po dito, may mga damo-damo pa po. Ayan, kasi ang ginawa ko, style ko dito, hinintay ko muna na patubuin ng maganda yung mga mais. Ayan, kagaya niyan. Kasi kaya pa namang patayin ng herbicide yung mga, kagaya na itong mga damo na to. Ayan, so nag-i-start na, ayan, oh. So, yellowish na yung mga damo. Mga 2 to 3 days mapapansin na natin na magda-dry na siya. So ganyan po ang kalalabasan, ganyan, no? Yan po yung kalalabasan ng na-sprayhan po ng herbicide. Ayan, bakit napaka-importante po nung herbicide? Sobrang importante po nun kasi yan po ay makakaiwas po na para tumangkad yung mga unnecessary na mga damo. Kasi ito pong mga yellow corn, ayaw po nila ng may mga kasama po silang ibang mga damo. Since ang mais po ay family po siya sa mga damo, damo rin po yan, ano, parang part na rin po siya ng grasses. So family po ng grasses ang corns. So since na hybrid po sila, no, at of course crop po sila, may mga bunga, kailangan po ay malinis palagi. Ayan, so tanggalin lang natin to, no? Ayan. So kailangan po malinis palagi. Kaya yun po yung ginagawa natin. Napaka-importante po ng herbicide. At nakapag first
apply na tayo din dito ng abono. Ayan na yung 1414. Yan po yung ginawa namin. So, take note, 7 to 10 days. Actually, ika 15 days pwede pa eh. Pero mas maganda daw kasi kung 7 to 10 days, makapag-apply na tayo ng abono dahil makakahigop na siya ng kailangan niyang nutrients. Ano? Ayan. So, ito yung second block ko. And then, yung third block ko naman is yung nandoon. Ayan. So, puntahan natin. Ayan, so bago natin puntahan yung kabilang block, ito, explain ko muna dito. Kung mapapansin nyo po, wala pong tanim ito, ano? So, from here, sa may tanim, hanggang doon sa may dulo ng aming area, ano? Yun kasi yung hangganan ng aming area. So, mapapansin nyo po, merong bamboo. So, ang purpose kasi ng ginawa ko dito, para hindi tayo mas malapit sa bamboo. Kasi kapag may tanim ka kasi, na kagaya na itong crop ng yellow corn, tapos may bamboo sa paligid, ay garantisado na hindi lalaki yung crop mo, ano, yung lalong-lalo na sa mais, sa yellow corn. So kasi natatabunan niya, ano, yung sunlight, kasi dito nang gagaling yung sun. Ito yung east, yan yung east kasi na side, ano, diyan nagmumula yung sunlight natin. So yun yung pinakaimportante kasi sa crop natin, sa mais na to, sunlight ang pinakaimportante, ano. So kaya ginawa ko, nag-distance ako dito ng about mga 10 meters. So yan yung distansya ko. At the same time, para makaiwas na rin tayo sa mga rats. Kasi yan yung mga nagra-rat attack, ano. So kung mas malapit sila sa ganito, kagaya ng ganyan, mga medyo masukal, diyan kasi sila nagmumula, ano, sa mga masusukal. Kaya iniiwas natin yung ating mga tanim, yung ating mga crops sa masukal na area. So ito guys, ano, ito yung third block ko or block 3. So ito yung first block ko, tapos pangalawa doon, ito yung pangatlo. Ayan, pangatlo ito. So about 1 hectare itong area na to. So dalawang bag ng Healer 101 ang ginamit ko pong similya ay bioseed. Ayan po. So bioseed po na Healer 101 yung ginamit ko. Ayan, so nasimulan na rin dito. Ayan, pakita ko lang. Nasimulan na rin po dito ng pagtanim. Ayan, dalawang tao ko dito na nagtanim. Ayan. So tumubo na. May tumubo na. Ayan siya. So mga 4 days ito, ano? 4 days old 'yan. So tumubo na. Ayan. Tapos yung iba, heto, ayan, so kakatanim lang. Ayan, so ginawa ko, ako ng tali. So naglagay ako ng tali. Ito yun, oh. So yung tali na yan, purpose kasi yan para linsado. Para linsado yung ating pananim. Ayan, so may kita nyo talaga, ano, nakahilera talaga siya. Ayan guys, so yun muna yung update dito sa aking farms. Welcome po sa Maya Farms. Ayan po, no. So makikita nyo rin kung ano pa yung bagong update or iba pang mga kaganapan dito sa loob ng aming farm. So sinishare ko lang sa inyo guys, ano. So thank you so much for watching and God bless po.